PE. The reason why is, well, si James nandun, understandable, pati si Cho, but they lack that that hard CC. Once nag-play aggressive na dito yung, ano, yung side ng TNC, so they really need to be wary about their positioning and also kung ano yung mga teams na dapat na nilang i-engage o kailangan nilang iwasan. And nabanggit natin kanina si Ruby more on CC din. Kaso kasi nagiging effective lang Ruby given the items. So matagal pa natin makikita dito ang NXP EVOS na makipaglaban head-to-head against Light Hero of TNC. And take note for Light, kanina aggressive siya on the Kufra. Ngayon yung hero niya, may damage pang kasama. So pwede siya makakill kahit mag-isa. Ni-reset! Ni-reset talaga. Pero tatlo yung hinahatak dito ni Light. Malatigril yung ginagawa nila dito. Malatigril yung ginagawa nila. Pero ayun na nga, napani siya. But still, it's a delay. It's a delay. Tama nga dun, Chantel. It's a delay. And yeah, for TNC, nice decision. Yun nga lang, hindi natin gusto for Light na mamatay kasi kailangan niya mag-level 4 if ever there is gonna be a team fight later on sa ating turtle objective. Pero yeah, TNC dito, na-delay nila si H2. And gaya sinabi natin, yung lineup ng NXP EVOS is somehow dependent sa magiging rotation ng kanilang jungler. At kung nakikita mo dito, TDZ, ang daming rotations na nagaganap for TNC. Talaga, talaga dinidelay nila dito sa H2O. Hindi nakakuha ng purple buff dito sa H2O. Yun yung delikado. At si Chu. Level 4 na si Chu. They go in for the collapse. Grabe yung ginagawa dito ng TNC. To the point na hindi pa rin nakakapag-purple si H2O. Kulang siya ng level at the same time. And 3 Martizi is really making it difficult for H2 na makakuha ng purple buff, and he's zoning it out. Sakto, meron siyang level 4, and you need to be wary of that knockout strike. Kasi isang knockout strike lang, magkakaroon ng opening si Pika dito to follow it up with the Selena's arrow. So, again, sobrang importante ng positioning. Kaya naman pala, dinelay dito ng TNC NXP EVOS kasi the plan was pa nag-level 4 si Chu, punta tayo doon sa maya purple buff ni H2, automatic teamfight agad. And for that, edge for TNC, tapos ikot lang na ikot si Light kasi mas magiging maingat ngayon eh yung NXP EVOS eh. At saka isipin mo pa, isang nagawa nila doon, napauna nila kumuha ng orange buff dito si H2. Meaning, kapag labas na itong turtle, wala na siyang orange buff. Eh, yun yung isa sa mga main damage sources ng isang Roger. Pero may nangyaring laban dito, ladies and gentlemen. They go in! Yelly Haze! Nag-transform na siya, pero nakuha pa rin ni H2O yung turtle. Still, double kill para dito kay para dito sa isang member ng side ng TNC. Piga dito, securing that, and Chu goes down in the process. Maganda exchange para sa NXPE. Nahuli nila si Chu, which is the core hero of TNC. In exchange, si Yelly Haze ang magiging kapalit. Pero ang NXP, umahabol sila ng net worth, sa net worth nila, ng bahagya. Almost 1k net worth lead sa TNC now. But unti-unti, TNC, 3MRTZ, trabaho lang ang ginagawa niya. Kailangan lang niya makakuha lahat ng energy shields, which is a really good opportunity for 3MRTZ to get that power spike. And ang ganda ng ano dito, presence of mind ni 3MRTZ, kasi nakita niya, nag-backup si, ano eh, si Hesa dun sa may middle lane team fight. Yeah. So ang ginawa niya, bumalik ulit siya sa lane niya para ma-maximize niya dito yung shield, o yung gold shield nung lane ni Hesa. So I think for NXP EVOS dito, kailangan din muna nilang depensahan yung kanilang mga tore kasi mahirap na kapag ka nakahabol dito yung nagkaroon ng edge dito ng TNC in terms of the gold, lalong-lalo na yung pakito kanina pa dive ng dive. It's a different game, this game 2, pero same strategy for 3MRTZ, dive lang ng dive. Yep. And he knows he has the capability. Yun talaga yung strategy na pinapairal nila kanina pa. And considering, ladies and gentlemen, na TNC dito, they made the certain delaying tactic nung una. Hindi nila pinagalaw agad si H2. Sabi nila, teka lang, chill ka lang sa purple buff mo, makukuha mo din yan, pero hindi ngayon. Level 3 nun si H2, at ang nangyari, dahil nga doon sa differences in terms of levels, nakakuha ng multiple pick-offs yung side ng TNC. Pero, ang tanong ko naman sa inyo is, nag-overstay ba sila ng welcome nila doon? Kasi parang dumating rin sa point na nakakuha rin yung NXP EVOS ng sarili nilang kills doon sa side ng TNC. Well, medyo
yung timing kasi sobrang importante para sa dalawang teams natin eh. I think they've overstepped their position too much, kaya sila na-punish. At isa pa sa mga napansin ko dito is yung the way how Martis works this, or kung paano nila ginagamit yung Martis, talagang really on point, man. Isipin mo na tipong naka-ready na yung mga members ng NXPE, and at the same time, isang Mortal Coil lang, isang Ashura Aura lang, makokontrol mo kaagad yung malaking bagay. Pati, and kung sakaling ma-pick off ka nila, hindi ganun kalaking impact kasi tank ka rin din naman, isa kang tank support, or which is really beneficial sa side ng TNC. Just thinking for TNC dito, kailangan maging mindful din na si Cho kung kailan siya gagamit ng kanyang Tempest of Blades kasi earlier, na-pick off siya dito ng NXP EVOS and yung TNC, steady lang. Yeah. Yung kanilang performance, NXP EVOS, from time to time, ups and lows ang kanilang performance, pero kaya nilang balikta rin yung sitwasyon ng ating laro. Very nice inputs doon, Chantel and TDZ, pero the fight is still on! Huli pa rin nila dito. Si Chu, that is going to be a 1-for-1 automatically. Tingin ko ha, mas nanaig yung NXPE doon dahil nakuha nila yung jungler for a support. Yep. Yan yung sinasabi natin kanina na kailangan piliin ni Chu kung kailan niya gagamitin yung kanyang Tempest of Blades. Kasi yung nanay nakuha niya kanina. Pero we have a team fight here on the turtle side. And that's going to be light. Nahuli siya ng sipa. Pero sabi dito ng members ng TNC, mapasok kami, NXPE. Kanina sa kanila yung laban, pero sila Kosei dito. Tumatakbo, tinamahan si Esa. And that is going to be eye for an eye. Sabi ni Chu, sige, mapasok ako uli. Papasok ako ulit. H2, hindi niya na ipipilit. Alam niyang wala na siyang mana at mabubuhay siya dito para lang kahit papano ay may contest yung possible turtle take na gagawin ng TNC. Maganda yung pagka-juggle nila ng damage output, especially inside the turret. Sinubukan dito ni Trini Martinez na habulin and also light, pero bumalik. Pagkasabi nga ni Patrius kanina, bumalik sila and alam nila na meron mag-absorb ng turret damage since nag-reset na yung turret aggro. So ang ginagawa ngayon ng TNC, they're trying to capitalize on their advantage. Kahit mo si Trini Martinez na sobrang aggressive, 104 pa lang KDA niya, hindi gaano kadami yung kanyang lifesteal, additional lifesteal, pero sobrang confident siya na makakatraka siya agad using the mobility ni Pakito eh. At saka kung mapapansin nyo, TNC dito talagang fina-force nila na magamit na agad yung passive ni Nana. Para if ever na may team fight, instant kill na agad para sa kanila. That's the reason as to why, dive lang din dito kanina. H2, tinamaan ni Pigad! Patrick Pigad, Ibarra, H2O, tumatakbo, makakatakas ba siya? Pero Trini Martinez, aalalay na din si Yawi, pinaka-main target niya na naman ulit. Pana, hindi tatama, pero yun na yung disengage na gagawin ng TNC. Ayaw na nila masyado ipilit kasi kanina nung ginawa nila yon, nadamay si Chum. Oh. Pero gusto pa rin pala nila. Sige, wow. Laban lang. Dire-diretso nyo na. Kosei tumatakbo, unti-unting nakakalayo, pero hindi ata aabutin. H2O, bumawi na. Yun ang mahirap talaga kapag merong ang Ruby. Pag tumama yung Selena Arrows mo, hindi ka makakapag-garot into Soul Eater kasi isang Don't Run Wolf King lang, maiikot ka agad, and that's the right moment for them to counterplay. NXPE going for a nice revenge kill. Pero pre, ito mo si Trini Martinez, talagang trabaho lang. Oo, walang personala. Bahay muna sa lane. Dadating na lang kapag kakailangan. Pero yeah, for NXPE was good thing na nagko-convert sila dito ng objective after the teamfight kasi medyo kulang sila in terms of turret push. So this is a good objective for them. Pero top lane natin. Kesa main target pa rin nila dito. And Trini Martinez securing that turret. Kanina pa tinatrabaho yan. Ngayon, for TNC, nakokontrol na nila yung mapa sa kanila eh. Kumbaga, sabihin natin dito na may dalawang tier 1 turret pa dito sa may mid at sa may bot, pero yung coverage nila dun sa may top lane lumalim na ng todo. Grabe, wow. Yung takas na yun ni Light. That was a flicker with the dragon supposedly from Yawi, pero naka-dash out siya against that play supposedly of Yawi. Nakita mo, may kita yung hero mastery eh. Ni parin Light, alam niya kung kailan siya makakatakas. Alam niya yung skills ng kanya hero. And for that, lamang ang TNC in terms of the gold. Yawi, siya na naman ang nahuli. And Falling Star Moon na kapitan James! Ang ganda na pagkakahuli ka doon kay Kosei, pero nagtalunan na. Flickers used. Multiple pa yon. Purify pa nga ang ginamit ni Kosei. And you know what? Trini Martinez, hindi pa siya tapos! Going in! Bursting down people!
What just happened? Ano yun? Wow, it's a nice preparation from Three Martizi. Wala, hindi siya kasama sa team fight na yun ha. Pero ang sabi niya, okay, sige, kayo makipagbalugbogan ako. Ako yung magiging finisher. Inabangan niya si Ace to dun na lumapit dun sa may small brush area. Kasi binait out niya rin yung orange buff. Hindi niya kinuha yung orange buff. Alam niya na is si H2 para hindi siya umuwi sa well. Kailangan niyang kunin muna yung creep para sa H sa extra region. So yun yung ginawa niyang trap. Another arrow ang tatama at magse-secure ng kill. Isa pang arrow, dalawahin mo na! Light, nandito sila sa may pinakakarapan. Si Kosei din umaalalay na at lahat ng buffs. Wala na talaga atang plano yung TNC na bigyan ng buffs si H2 dito. Ang liit na lang mapa na. Pana na naman! Tapos yung pana. Higan pana. Higan pana. Higan pana. Higan pana. Yung pana na malaki yung range. Oh. Higan pana. Parang wala hanabi. Oh, wala kang hanabi, no? Sapul na sapul eh. Higan pana. Yung ibig sabi niya, yung sinina pag buong araw. Higan pana. Na-revamp yung Selena ni ano? Grabe yung performance si Higan talaga. Pero, coming back, TNC, they really have to hold on to the lead right now. H2, meron pa siyang 4 kills na nasa side niya. Si James, they only need one good ultimate coming out from him. Ngayon, TNC, dahil nga nakikita natin silang lumalalim, kailangan din nila maging mindful doon sa surroundings na nagagawa dito, sa surroundings ng NXPE. Kapag nasa tamang pwesto si James at kaya silang initiate, i-counter-engage, baka pwede NTP na naman siya. Yan na nga yung sinasabi natin kanina. Sabi ni Trimar City, Trimar TP. Yun daw yung gagawin niya dito sa NXPE. Pero again, NXPE, in-explain kanina ni Butters, pwede mataas ang kanilang comeback potential. Yes. Isang magandang setup play lang from James, tapos follow-up damage, and ako, nangigigil na naman siya na dito. Sabi nga niya, 1,000 times daw siya mag-TP. May nakabilang ba? Nabilang niyo ba? Hindi ko nasa ano na eh. 341 mismo. Saktong-saktong number. Napagaling mo ito ganito niya. Kasi pag binaligtad, 143. Wow! Say maho. Magaling. Okay. TDC. Oh. Ano pa nga ba yung pwedeng gawin ng NXP? It looks grim on their side. Parang hindi na sila makakabawi, pero I know there's a possibility. Ang gawin, kailangan gawin dito makakuli si James ng Flicker plus the I'm Offended combo. Pero meron pa ring sagot yung side ng TNC. Hindi makakatakas ng si Hesa. Si Light, nahuli ni Yawi ng Sipa, pero that's not the best target para hulihin mo. Tatandaan natin na nasa tank side pa rin yan. Kosei, Falling Star Moon, nothing but the floor. Pero okay lang yun kasi sa totoo lang, kailangan lang naman nila i-zone out yung members dito ng side ng NXP para hindi sila makapag-defend. Yep. Oh, yun natin yung setup play na inatay natin. Bigod, patay! At andito na nga ang members ng side ng TNC. Sinusubukan na talaga nila tapusin to. Sabi nila, Hesa, sige, magde-defend kami. Madami din naman kaming wave clear. At hindi nagagawin ng NXP na talagang humabol pa kasi alam nila madami pa silang kailangan ayusin dito sa may base. At grabe na may ginawa nila doon. Three Martizi, nahuli na Sipa, and here comes the first down. And yung patipi-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 tipi
Ayan na nga ang sinasabi natin. Nakita natin to, season 7, yung mga TPTP na yan. And it didn't make good outcome. Pero grabe yung pressure dito na binibigay ng TNC kay Hesa. H2! Wrong place at the wrong time. Yelly Hayes tumatakbo unti-unti. Kose humahabol din. At kulang ng dalawang members dito yung side ng NXPE. Kakayanin pa ba nila yung defense to? 18 seconds pa yung lane equilibrium. Medyo malayo pa. Tingin ko mayroon pa silang isa pang team fight sa side ng NXPE. Kaya pang depensahan kasi meron ding James ito. Merong Ruby for NXP. Nakita natin kanina, pag maganda yung kanyang I'm offended, automatic pasok agad. And yung follow-up damage as well ni Yele is mataas ang comeback potential dito ng NXP. So for TNC, hindi sila pwedeng maging kampante on this game. Hindi ko mawari or hindi ko maisip kung gano'ng ka-pressure dito siya until yung mga members ng NXPE. Ang dami nila kailangan ng defend para mabaliktad tulad kong to. Ito mo, streamer talaga. Tangan sinasay ko yung NXPE. Ginagamit yung kanilang emote while TPing,
Pero sabi mo nga kanina, talaga meron drawback to. Nangyari na to noong season 7 at nangyari din kanina. So kailangan din mo maging overconfident ng TNC. Very possible talaga for NXP EVOS. Ang battle na lang talaga nila dito is kung magpapadala ba sila doon sa mga TP yun na ginagawa ka sa kanila ng TNC. Kasi nasabi natin yan before, it's either magbigay siya ng pressure doon sa team na sa TNC or mas grabing pressure for NXP EVOS. And again, kalmado lang dapat mga teams natin dito for NXP EVOS. All over the place ang kanilang kalaban. So for Yawi, kailangan isang magandang sipa sa very crucial na hero against TNC. Nagigets ko yung point mo dito, Chantelle. Parang sinasabi mo na hindi sila dapat magpadala doon sa patipi-tipi kasi wala nang room for error dito yung side ng NXPE. Isang mali nila dito, it can cost them sa series at maging 2-0 to para sa side ng TNC. Kapag ka nanggigil sila dito, yun yung isa mga magiging downfall nila para mag-dive at pumili ng hindi magandang laban. Kaya pa ang susunod na laban dito ay sobrang importante kasi kakalispon lang ng ating Lord at lumalamang na agad sa positioning ang TNC at ang rest ng NXP naman is talagang nahihirap ang lumabas sa kanilang mga base dahil sa lane push ng TNC at magiging successful nga nito. And also Trimmer TZ with the Malefic Roar, mas masakit lalo yung mga suntok ng mas mabilis din mag-push if ever. We have to take note, TNC, meron silang Lord dito. This is the second Lord, tas NXP EVOS, wala silang inhibitor turret. Again, kailangan for NXP EVOS para ma-extend pa ang ating laro is for them to clear the minion wave or actually cut, hindi makapasok doon sa guhit ng mga linya ng kanilang inhibitor turret kanina. Pero for TNC, very aggressive. Alam na nila na pwede nilang matapos ang ating laro anytime soon. Current state of the game, nakikita niyo yung items ngayon. Benedetta, kumuha siya ng Oracle. Kumuha naman ng Immortality yung Ling natin. And sa totoo lang, all of the players dito, aside from the tanks and the supports, naka-full item na. Pwedeng-pwede sila lumaban dito. Oh, light. Oops, there is going to be another fight. Yung Lord, i-takedown na nila, pero hindi ata kakayari ng damage shotbot. Here comes the episode blades. H2O, pinipilit na nila yung pero hindi nakakayanin. 2-0 para sa side.